Wala na sigurong mas naging makulay pa sa malagigulong love story ng ating malupit na bayani na si Gat José Rizal. Nakilala natin siya dahil sa masidhing pagnanasa niya na mapalaya ang bansa sa kamay ng mga Kastila. Pero bukod dito ay alamin natin kung paano uminog ang buhay pag-ibig niya sa sinasabing childhood sweetheart niya. Ito ay ang pag-ibig niya para kay Leonor Rivera. Si Leonor Rivera ay ipinanganak noong April 7, 1867 sa Kamiling sa Tarlac. Siya ay butihing anak ni na Antonio Rivera at Silvestra Bauzon. Si Antonio Rivera, ang tatay ni Leonor, ay ang isa sa tumulong para si Rizal ay makarating sa Espanya. Siya ay pinsan ng tatay ni Rizal na si Francisco Mercado. Sa madaling sabi, si Rizal at Leonor ay magkamag-anak dahil magpinsan ang kanilang mga tatay. Kung i-describe ang itsura nitong si Leonor, sinasabing siya ay isang magandang Pilipina. May malambot at mahabang buhok. May nakakaakit na mata, maliit at cute na mga labi at bibig. At ang pinakapangmalakasan niya ay ang kanyang biloy o ang dimple. Sinasabing siya rin ay isang matalinong babae at talented. Sa katunayan, marunong siyang tumugtog ng harpa at ng piano. At meron din siyang magandang tinig sa pag-awit. Complete package, ika nga. Si Leonor Rivera, isang kapansing-pansing dilag nang siya ay mag-aral sa La Concordia College. At ito rin ang pagkakataon nang maling siya kay Pepe. Actually, dalawa ang nililigawan ni Pepe ng mga pagkakataon yon. At ito ay dalawang Leonor, si Leonor Rivera at si Leonor Valenzuela. Pero bago ito ay nakaranas muna ng kabiguan sa pag-ibig itong si Rizal kay Segunda Catigbac na naging unang pag-ibig niya. Kaya nga lang ito ay maagang na-engage sa iba. At ang totoo ay hindi rin naman nagka-encounter ang mga Leonor sa buhay ni Rizal at itong si Segunda Catigbac. Sa dalawang Leonor na nililigawan ni Rizal ay mas nangibabaw ang nararamdaman niya kay Leonor Rivera. High school student si Rizal sa Ateneo nang makilala niya at ma-date niya si Segunda na bumasted sa kanya. At naging kasintahan naman niya si Leonor Rivera nang siya ay mag-board sa boarding house ng tatay nito na si Antonio Rivera na angkel nga ni Rizal. Noong siya naman ay nasa pangalawang taon ng pagkuha niya ng medisina sa University of Santo Tomas. At para masikreto ni Leonor sa mga magulang niya ang relasyon niya kay Pepe, sila ay gumamit ng mga code o mga pen name sa tuwing sila ay nagsusulatan. Isang beses naman nang magkaroon ng rambulan ang mga Indio at ang mga binatilyong mga Kastila sa kalye ng eskolta. Si Rizal ay nasugatan sa kanyang ulo. Siya ay duguan na inuwi ng mga tropa niya sa kanyang boarding house kung saan dito ay ginamot at inasikaso siya ni Leonor Rivera. Dito ay pinaramdam ni Leonor ang pagmamahal niya kay Rizal. Nag-alala siya dito at dali-dali niyang hinugasan ang sugat ni Rizal at binalutan. Walang ibang inasam itong si Leonor kundi ang lagi siyang nasa tabi ni Rizal sa lahat ng mga pagkakataon dahil mahal na mahal niya ang binata at gusto niya itong inaalagaan at pinagsisilbihan. Subalit ang lahat ng ito ay parang pader na gumuho nang si Rizal ay umalis sa Pilipinas para magtungo sa Espanya noong Mayo ng 1882. At hindi man lamang siya nagpaalam kay Leonor. Dahil sa pangamba rin ni Rizal na dahil baka sa kabataan ni Leonor ay hindi ito magawang magtago ng sikreto at mabunyag ang kanyang mga plano para sa ating bansa. Sa paglisan ni Rizal ay nag-iwan naman siya ng sulat para kay Leonor. Pero hindi naging sapat ito para maibsan ang kulungkutan na nadaraman niya sa paglisan ng kanyang minamahal. Dahilan para lagi siyang magkasakit at laging sumpukin ng insomnia. At kahit pa sa panahong si Rizal ay pinagbubuti ang pag-aaral sa Espanya para sa kanyang mga plano, hindi niya nakalimutang sumulat kay Leonor. Sa totoo, sumulat siya kay Leonor sa wikang Ingles, Espanyol, Pranses at Pilipino. Nagkaroon sila ng malimit na palitan ng sulat ng pag-ibig. Kaya naman naging palaisipan kay Rizal nang dumating sa point na hindi na sumasagot si Leonor sa kanyang mga liham. At maging itong si Leonor ay nagtaka rin
kung bakit tila hindi na yata sumusulat sa kanya si Rizal. Yun pala ay sinuhulan ng nanay ni Leonor Rivera ang post office. Binili na ng nanay ni Leonor na ang lahat ng sulat mula kay Rizal ay huwag ipapadala kay Leonor at ang lahat naman ng sulat ni Leonor para kay Rizal at huwag namang ipapadala para kay Rizal. Dahil dito ay tumabang ang relasyon ng dalawa. Si Rizal ay nagkaroon ng mga tling sa mga ibang mga babae. Sa pag-uwi ni Rizal sa Pilipinas noong 1887, isa sa mga dahilan ay alamin niya kung bakit hindi na nga ba sumusulat itong si Leonor sa kanya. At pagdating niya sa ating bansa, nalaman niya na hindi na pala sa Manila nakatira itong si Leonor at lumipat na sa Dagupan sa Pangasinan kung saan dito nagninegosyo ang kanyang mga magulang. Sa totoo lang ay kapwa ni nais na magkasintahan na sila ay magkita. Pero pareho silang hindi pinayagan ng kanikanyang mga magulang. Si Rizal ay pinipigilan ng tatay niya na makapagkita kay Leonor dahil baka madamay ang pamilya nito. Dahil sa mga sandaling iyon, si Rizal ay tinatakan na ng mga Kastila bilang isang pilibustero. At sa muling paglisan ni Rizal sa bansa, ninais niyang pakasalan sana muna si Leonor at ayahabilin niya na lang sana muna ito sa pangangalaga ng kanyang kapatid na si Narcisa. Pero tumutol dito si Don Francisco, maging ang kanyang kapatid na si Pasiano. Sabi pa sa kanya ng kanyang kapatid ay makasarili siya dahil ang usapan nilang magkapatid ay isa sa kanila ay hindi mag-aasawa at ipaglalaban ang bayan. Ito nga ang tungkulin na naatang kay Rizal ayon sa kanyang kapatid na si Pasiano. Isa pa, papakasalan niya si Leonor tapos ay iiwan lang naman niya. Masyadong unfair pag ganun ang ginawa niya. Dahil dito ay umalis na lang si Rizal at muling bumalik sa Europa. Makalipas pa ang ilang mga panahon ay na-engage na itong si Leonor sa isang Briton. Ito ay si Charles Henry Kipping. Kinumbinsin nito at ng nanay ni Leonor na si Doña Silvestra na si Rizal ay may iba nang minamahal. Kaya naman napilitan na lang itong si Leonor na magpakasal sa Briton. Hanggang sa magpakasal na nga itong si Leonor kay Kipping noong 1891. Dalawang araw makalipas ang kaarawan ni Rizal. Ang mga sulat niya at ang mga sulat ni Rizal ay sinunog niya at inilagay niya sa kanyang jewelry box. 6 na buwan bago ang nasabing kasal ni Leonor at ng Briton na si Kipping. Si Rizal ay nakatanggap ng sulat patungkol sa magaganap na kasalan at ang sulat ay nanggaling mismo kay Leonor kung saan humihingi ito ng tawad kay Rizal. Dahil sa mga sandaling iyon ay nalaman na rin ni Leonor na hindi pala siya nakalimutan ni Pepe dahil sumusulat pala ito sa kanya at hindi lamang nakakarating. Nagalit pa nga itong si Leonor sa kanyang ina dahil sa ginawa nito. Sobrang sakit ang naramdaman ni Rizal sa mga pagkakataong iyon at umagos ang kanyang mga luha sa mata. Doon nagtapos ang 11 taon na pagmamahalan nila na kanyang pinakamamahal na si Leonor Rivera. Makalipas ang 2 taon ng pagpapakasal ni Leonor, siya ay binawian ng buhay noong August 28, 1893 dahil sa komplikasyon sa kanyang panganganak. At sa pagkakataong namang iyon ay naka-exile naman si Rizal sa Dapitan. Lalong nagdugo ang puso ni Rizal nang malaman niyang nagbilin itong si Leonor na saya ang ipasuot sa kanya sa kanyang huling hantungan dahil ito kasi ang damit niya nang magkaunawaan sila ni Rizal. Nag-request din itong si Leonor na isama at ilagay sa isang basong pinak ang mga abo ng sulat ni Rizal na nakarating sa kanya. At nang sa oras naman ng kamatayan ni Rizal sa Bagong Bayan, sa araw na iyon ay nasambitla niya ang mga katagang isang napakagandang umaga na marahil ay ang tinutukoy niya ay ang mga sandaling magkasama sila ni Leonor sa pamamasyal. Sa totoo, si Leonor ang huling binabanggit ni Rizal na naging kasintahan niya bago siya mawala. Nagtabi din si Rizal ng hibla ng buhok at ng mga sulat galing kay Leonor. Si Rizal ay nakalikha rin ng sketch ni Leonor gamit ang crayola at ito ay na-preserve. At ito rin ang kadalasang nakikita sa mga internet sa ngayon. Sinasabing si Leonor din ang naging basihan ni Rizal na personality ni Maria Clara sa kanyang nobelang Noli Mitanghire at El Filibusterismo para daw ma-immortalize niya ang kanyang pagmamahal para kay Leonor Rivera. Si Leonor at si Kipping naman ay nagkaroon ng anak. Ito ay si Carlos Rivera Kipping na napang-asawa naman ng kapatid na babae, Carlos P. Romulo.
Ilan sa mga alaala naman ni Rizal at ni Leonor ay matatagpuan sa Yuchenko Museum sa Makati, gaya ng mga abo ng sulat ni Rizal at ni Leonor Rivera para sa isa't isa. Malungkot ang kinalabasan ng pagmamahalang Leonor at Pepe, pero sa totoo lang ay nag-stick naman talaga sila sa kanilang mga pangako, bagaman nangyari nga lang sa kanila ang masamang pagkakataon.